Hello guys, magandang umaga. Welcome ulit sa aking channel. Ngayong araw, gagawa naman tayo ng tinapay. So, ang gagawin nating tinapay ngayong araw ay OB ensaymada. Dahil gagamit tayo ng active yeast ngayon, unahin natin mag-bloom muna tayo ng yeast. So, dito sa ating mixing bowl, naglagay ako ng warm milk, sugar, syempre, yung ating active yeast. Haluin lang natin saglit. Set aside natin. Hintayin natin hanggang mag-activate yung ating yeast o hanggang maging foamy yung texture niya. So, hello guys. After 5 minutes na na-rest natin yung ating active yeast, ayan na siya. Yan. Naging foamy na siya. So, ang ibig sabihin, ready na siyang lagyan ng ibang ingredient. Maglalagay lang tayo ng salt. Yung remaining sugar natin. So, after na nahalo natin, guys, ilagay na natin ngayon yung ating all-purpose flour. Maglalagay ako ng powdered milk, pero optional ito. Haloin natin. Guys, huwag kalimutang isubscribe ang aking channel. Tsaka, dun sa mga baguhan sa aking channel, pakiclick na rin ang ating bell button para ma-notify kayo sa ating mga bagong uploads. Tsaka ilalagay ko na rin yung mga ingredients tsaka tamang measurement ng ating OB ensaymada sa description below. So, at this point, guys, maglalagay ako ng softened butter. Ilipat natin sa countertop para madali nating mag-eat. So, okay na to guys, yung ating dough sa ating OB ensaymada. Ready to rest na. So, dito sa ating bowl kanina na pinanggalingan niya, magdagdag lang ako ng kunting oil. So, rest lang natin guys for 1 hour. So, hello guys, balikan natin yung ating dough sa ating OB ensaymada after 1 hour. So, ayan na siya. Nag-double in size na. So, as usual, kailangan natin ilabas yung hangin. Takpan ko lang. Kasi madaling mag-dry dahil winter dito. Mabilis mag-dry ang ating dough. So, ayan guys. After na flatten natin, ang gagawin ko, i-roll ko lang siya sa ating isang rolling pin dito. Kasi kailangan natin siyang set aside. Flatten ko yung natira nating kalahating ito. Maliit lang kasi yung aking countertop. Kaya wala akong space for flattening my dough. So, ayan. Lipat ko lang siya dito. Tapos, dito na tayo sa isa nating dough. So, ayan na guys. Tapos na natin i-flatten yung ating kalahating dough na rin. So, ang gagawin natin ngayon, meron akong OB halaya dito. Ang gagawin natin, spread natin sa ating na-flatten na dough. So, ayan guys. Tapos na natin ilagay yung ating OB halaya. So, ang gagawin naman natin dito sa na-roll natin na dough kanina. Gagawin natin, ilagay natin sa taas. Medyo maliit siya, pero okay lang kasi pwede nating i-stretch. Ayan na siya. Slice natin ng pahaba. Tapos i-roll natin mamaya.
ating ensaymada. Kasi yung iba naman kasi, iro-roll muna nila bago nila pahabain. So, dito ako mas komportable, mas nadadalian kasi ako. So, itong paraan yung gagawin natin. So, takpan na muna natin. So, kung ginawa nyo itong circle, guys, ang gagawin nyo is iro-roll nyo pa rin siyang ganito. So, dahil pahaba na yung ating pag-slice, mabilis na lang natin siyang pahabain. So, tapos, after that, iro-roll dito. Yan. Sa gitna. Tapos, ganun lang. Iikot nyo lang siyang pa-ganun. Parang spiral. Tcharan! Yan. So, continue lang natin yung process hanggang maubos natin lahat ng ating na-slice na na dough for our ubi ensaymada. Start tayo dito. E-roll nyo lang. So, ayan guys, tapos na tayo. Ang gagawin natin, takpan natin uli for 30 to 45 minutes para mag-rise uli yung ating dough bago natin i-bake. So, hello guys, after 30 minutes na na-rise natin uli yung ating ubi ensaymada. So, ang gagawin natin ngayon, egg wash natin. So, yung oven natin naka-preheated na into 350 Fahrenheit. Pwede rin kayong mag-brush ng butter, melted butter. Pero mas prefer ko kasi mag-egg wash kasi mas maganda yung texture ng tinapay pag naluto na siya. Golden brown. So, ayan guys. Ibi-bake na natin ito for 20 minutes. So, ayan guys. Luto na ang ating ubi ensaymada. Ayan. Init-init pa. So, luto na. Gagawin natin, i-cool down natin saglit kasi lalagyan natin ng butter sa taas at saka mixture ng asukal tsaka powdered milk. Ito yung mixture natin ng asukal tsaka powdered milk. Pero kung wala kayong powdered milk, asukal, pwede na. So, hello guys. After na nag-cool down na yung ating ubi ensaymada, gagawin natin, lalagyan natin ng softened butter sa taas. Kuha lang tayo ng ating ensaymada. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng butter sa taas. Gamit ko yung softened butter para madali siyang spread. Kaya kailangan nating i-cool down yung ating ensaymada, guys, kasi pag mainit siya, paglagay nyo ng butter, mag-melt siya. So, kailangan nating i-cool down. So, after na nalagyan natin ng butter sa taas, ang gagawin naman natin dito sa ating sugar and powdered milk mixture, i-dump natin siyang ganun. Ikot lang natin. Kasi didikit ito sa butter na nilagay natin sa taas. So, ayan na siya. So, ayan guys, tapos na tayo sa ating ubi ensaymada. Ayan, sarap. So, salamat guys sa panonood. Sa ulitin, enjoy cooking!